Matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata, maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, oras, alas 6.04. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Huwebes, 29 sa bulan na sa Hulyo 2021. Kumusta mga katinig? Oy, doon na kita daghang paghisgutan sa kinatibukan ng atong programa. Nag-aatang kita, no? Pila kaadlaw na ta nag-atang sa kunsa man ang mamahimong status sa atong quarantine restrictions sa Sok Sargent Region o diri sa probinsya sa Cotabato. Pero kagabi mga katinig, pagawas na sa Department of Health, DOH o kining Interagency Task Force on COVID-19 ang atuang quarantine restrictions, no? Dili lang actually diri sa parte sa probinsya sa Cotabato kundili sa tibuok nasod na nga ilahang gigawas. Sigon sa gipagawas nga kamanduan nga sugod August 1 hangtod August 15, no, ang probinsya sa Cotabato ingon man sakop pa sa Sok Sargent Region. Oy, bad news. Extended kita mga katinig sa general community quarantine with napagyod with heightened restriction. Nako, kay tungod mga katinig ang kaso sa COVID-19 nagasaka naog, no? Kani sa kasamtangan ang atuang kaso diri sa probinsya nagasaka kagabi ilang daan. Gika-report ang mga katinig nga naa sa 82, no? Ang atuang bagong kaso diri sa probinsya sa Cotabato niya 48 pod ang naayo. O saka naog ang kumpirmadong aktibong kaso niadtong nilibay nga semana kapin na 500 lang. Unya karon kapin 600 na pod. 631 mga katinig ang kasamtang aktibong kaso sa COVID-19 na diri sa probinsya sa Cotabato. So sigon dito sa gipagawas sa kamanduan kung diin na mga katinig, no, ang uban nga mga lugar sakop sa general community quarantine. Ang Davao kaniadto o kasamtangan, no, naa sila sa modified enhanced community quarantine. Pero ginaog na, no, giapil na ta og apil na ta og pareho na ta og status sa Davao Region. Unya didto sa Davao Region mga katinig gika-report katong na-detect nga Delta variant sa COVID-19 sa Tagum City o Davao City. O, bisan pa doon ay na-detect dito, ginaog na sa
kining ginaog ang ilahang quarantine restriction. So pareho na ta, no? O kini mas maayo atong hisgutan. Kini lang mga lugar duol sa tua. So sama halimbawa ang Zamboanga del Sur, no? Apil pareho na ta nasa GCQ, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, in short, Davao Region. Ang Butuan City, ang Zamboanga Sibugay, ang Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao, unsa ni siya? Ang Cotabato City. Oo. So, kini yung mga lugar na agyapon sa GCQ. Ang katong ubang mga lugar nga medyo ubos ang kaso, na sila sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. No? Ang naakaroon sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, atong Silingan, ang Cagayan de Oro City, unya, o kininga Hingoga City, kay dito lagi taas ang kaso sa Delta variant sa COVID-19. Atong nasayran mga katinig, gikatakda nga mag-meeting, no? Ang ato ang mga line agencies, especially ang Integrated Provincial Health Office diri sa probinsya sa Cotabato, ang PNP, ang Provincial Government, tas IATF o uban pang mga local government units, gikatakda nga mag-meeting aron na paghisgutan ang mga lakang nga paghimuon aron dili makasulod kining Delta variant sa COVID-19, no? Ang mga lugar nga importante kaayo sana asoy nga meeting ang atoang mga border area. So sama halimbawa, makilala diri sa Arakan, dira sa may Carmen, diha sa may parte sa Alameda o Banisilan, no? Unya, dili po na dapat i-discount kining mga boundary sa South Cotabato, diri sa may Tulunan, Midsayap, no? Ingon man ang pigkawayan, mo ni magianan, pwede man mutuyok diha. Kaya nga no, mga katinig, kining sa South Cotabato nga sakop sa Region 12, adunay access sa back door, no, sa Indonesia. Ang Indonesia, susama sa nitabo dito sa India, doon na po'y daghang mga nangamatay tungod sa Delta variant sa COVID-19. So, maunang ginabantayan, no, kaya ang lapad nga dagat diha, o kanang parte sa may Balut Island, oo, sa Sarangani province, maunay dool diha mga katinig sa Indonesia. Unya, daghang mga Indonesian na nationals raba ang nagasulod, no? Dili lang po mga Indian nationals, pati ang mga fishermen nato nga nagapangisda dito sa kalawuran sa Indonesia. Oo, abli ng pertahan diha. Pwedeng muagi, biisag-asa, pwede mo lusot. So, kanang Sarangani area, no? Maunay agianan, dili lang actually ang Jensan, ang Sarangani area, nga sakop sa Sukhsar General Region. So, bantayanan kaayo ng mga lugara. Pero, ado na po tayo good news kay karong adlawa, paghahimuon mga katinig ang launching, no? Dito sa RT-PCR Laboratory sa Mlang District Hospital, kung na-kompleto ang documentary requirements mga katinig ang gipangay sa Department of Health. So, na-submitir na o na siyempre kay himuon ang launching, so aprobado na, no? Subot pa sabot ni ini, mas mapadali na ang pagpagawa sa resulta sa reverse transcript polymerase chain reaction RT-PCR swab test. Oo. So kung paspas na mga katinig, updated na nga to ang reporting karon. Unya, kung paspas na gani, buot pa sabot mag-expect kita na matingala ka aduna po'y paspas nga resulta nga musaka ang kaso. Kaya nga no, paspas naman ang pagproseso. Kay kining mga kaso bitaw sa COVID-19 nga ginapagawas karon sa DOH sa Sukhsar General Region, dagang kayong delayed, magina matingala ka sa ginapagawas nga real-time daily census, no, sa city government sa Kidapawan, ang tuang status sa COVID-19 diri sa sudad sa Kidapawan, lahi og dako kayong kalahian. Dako kay kalahian sa
sa report nga ginapagawas matag alas 6 sa gabi sa Sokcharjan Region, no? Taas kayo ang kaso sa ginapagawas sa DOH, pero sa real-time daily census sa city government o ginapagawas sa CESO, ubos, katungara. O halimbawa, karong adlaw, sigon sa gipagawas nga datos, no? Sa DOH, kay kini ang ginabasyan sa DOH, mao pud ang datos nga ginapagawas sa ato ang IPHO. Ang Kidapawan City dunay 261 nga kasamtangang aktibong kaso, pero sa nilibayng adlong gipagawas sa city government 100 plus lang, 120 plus, no, ang aktibong kaso. O mo na siya, so dili nimo makita ang eksaktong ihap kung pila bagyod ang kamatuuran. Kay ang siste po, dili man po pwede nga pasagdan lang ang mga LGU nga magpagawas o mga data. Kay nga no, pwede man na nilang magikon. Oo, pwede nila nang dungagan. Kay nga no, kung taas ang kaso sa COVID mga katinig sa usa ka lugar, dako po ang budget na kagahin ni ana. Dako ang pondong nga gigahin diha. Oo, tuo ka. Unya, i-declare nila og taas ang iha para dako ang ilahang magamit nga pundo nya. Kabalo ka na. Ha? Kung naa si COVID, naapod si kupit. Pasayluwa ta nga nagaduda ta sa ilaha kay mao gyud kamatuoran nga nagakahitabo mga katinig, no? So, kung imong tanawon kini nga datos nga gipagawas sa provincial COVID-19 na tracker mga katinig, ang Kidapawan City sa gihapon ang nagunang pinaka dunay daghang kaso. 261. Unya gisundan kini sa at least ang Bisayap, ni ubos-ubos na sila, no? 96 na lang. Oo, mao man ni permiti ka ni Anton naga-contest. Pero sa gipagawas kagabi ng bag-ong mga kaso, murag taas-taas ang kuan, no? Ada pa ha. Okay. Sa gipagawas nga datos kagabi, 82 ang ato ang bag-ong kaso sa probinsya ng sa probinsya sa Cotabato, 48 ang mga naayo sa 82 mga katinig nga kaso, 72 niini ang local transmission, unya pulo ang kadtong kuan, pulo ang mga apor o kining mga imported cases, no? Kani pag-ingin mo ga local transmission, natakdan sa mga sa trabahuan, naa sa panimalay, ang mga ni-attend sa mga social gathering, mao na siya. So sa 82 nga bag-ong kaso, 31 ha, ang diha mismo sa Mlang. Unya 27 ang taga Kidapawan. So 12 ang taga Tulunan, 5 ang taga Banisilan, tigduha ang Carmen ug Libungan, tigisa ang Alameda ug Arakan, ingon man ang Pigkawayan. So mao na nga mga bag-ong kaso nga natala. Ay na lang, no. So pero aduna gyapoy good news di ay, no. Kay tungod sa tanang mga munisipyo sa probinsya, dunay usa pod ka lungsod, especially ang Antipas, ang zero, ha? Ang ilahang kaso mga katinig. Wow. Unya ang pinakaubos nga kaso, ang Alameda dunay duha, no? O way kaso sa Antipas, unya at least na-maintain sa Antipas nga wala sila kaso sa COVID-19. Sa Alameda duha, unya gisundan kini og limara sa Aliosan, no? At ano, Arakan, tulo ang Arakan, then Aliosan, 5. Then uman na niya na ni saka na. O ang mga kaso, doon na po'y uban nga tiga unom lang ang kaso. Sigun kini, sa gipagawas nga datos mga katinig sa ato ang IPHO COVID-19 na tracker, no? Unya ang karon ang ato ang aktibong kaso, naa sa 631. O, so, unsa itong himuunin eh, kay doon na may bahada sa Delta variant sa COVID-19. Mao nang ginapanday karon, no, sa tuang IATF, ang ato ang mga line agencies nga sugod expected mga katinig sugod July August 1 ipatuman na kining mga paghugot ng mga pagbantay para dili makasulod ang Delta variant sa COVID-19. Alas 6:18 na ang atong oras. Kita po atong bantay na atong kaugalingon. Mao na siya ang kanunay natong paghimuon kung ginahimo na nimo ang healthy lifestyle, ha?
Mas maimportante po nga doon na kay food supplement, Yaki Herbal Capsule mga katilig, makatabang yun ni, aron na mas mapakusog nga itong immune system upang depensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7. Joy FM. Mga katinig, alas 6:21 na ang atong oras. Padayon kita ng atong programang Tinig ng Bayan. Lawat kita mga report. Ay, ang Philippine National Police nananawagan sa mga biktima mga katinig sa Amara Investment Scheme nga formal nga mag-file og reklamo. Gahapon nakaistorya nako si City Chief of Police Lieutenant Colonel Lauro Espida diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Amo na ilang problema daw kay sa dihang wa pa na nabiktima kining mga kaigsuunan nato sa kining Ponzi scheme. Sa dihang nagakubra pa sila sa ilahang payouts, why reklamo? Oo, karon kay wa naman itakas naman tong ahente diri o unsa ni nagdumala sa Amara diri sa probinsya sa Cotabato, tuana nang gawas ng mga reklamo. O pati pamilya sa ni Amara ginaharas na kuno no. Dugang detalye sa itong balita, itong siren, pinagi kang tinig Trece Lizel Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May buntag ka, Lizel. Yes, may buntag. Ocean. Ikaw. Patopia. Social Territory. Yung. Kalizel. Hello, Kalizel. Kadiot. Kadiot. Pwede. Oo, nagputol-putol no, mag-redial ko ha. Kaya ito ang okay. Signal oh, salamat kayo. Mhm. Mo gini. Ato ang signal diri sa probinsya no. Abi ba na ako ni improve na wa day gyapon. But anyway, sige. Atong balikan no ang linya ni Lizel para atong siren makatinig ang ubang pang detalye kalabot ni ini. Okay, cannot be reached. Please try again later. Mhm. Sige. Okay.
mo na dakong suliran nato dire gakamang unya kusog kayo maningil. Okay, sige, okay. Tara na, sige. Ya, Kalizel. Yes, kaubaw ni Naloy. Pagpaw, maayong bunta. Sida ko na nato. Nang Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:26, dagang salamat ka Lizelle sa naasoy nga report. Samtang unya totoo ba ka tinig atong hisgutan na ban pa nga mga importante kayo nga mga hisgutan na? Nang Bayan. Tinig Nang Bayan. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MMV Stream New Abax pag asenso ang inyong mga baboy manok ug bibe baka o kabayo kanunay pakan-a o MMF premium aron paspas ang pagdako ug maayong resulta MMF premium maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani.
Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3415 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:29 na ang atong oras. Perting inita na ang atuang sidlak sa adlaw diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Pasalamat kita, no? Kaya... Aing aning orasa, dapat magsan-baiting kita, no? Kay para madungagan na ito ang mapakusugan itong immune system. Oo, kay ang vitamin D, no? At makuha sa pagbulad sa adlaw. Ayaw po nang kanang init na kay base D na yan. Dili na vitamin D ang imong makuha. Kaya muitom na kay ang ito ang melanin na pigments mundaghan, no? Mga katinig, diri sa ubos nga dapita, abog, waya kayo ulan, especially diri sa may Pako, Kidapawan. Pero dito dahil sa taas, mga katinig, perting kusuga sa ulan. Unya, hinungda niini, nakasinati na po kita ga high turbidity level, no, sa saging headwater sa may barangay Perez o sa may Ilian Spring Source. Mo nang waa na po'y... Hinay na po ng supply sa tubig sa pipila ka mga area. Atong kumustahon ang sitwasyon dito. Atong makahinabi karong buntaga si Metro Kidapawan Water District Assistant General Manager Engineer Sandy Alquesa. Sir, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Good morning sa itong listeners sa programa sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. May buntag sa talang. Opo. Any update, sir? Kumusta ang sitwasyon na ito karon sa... Atong supply sa tubig, kumana sinati na po da kining HTL o high turbidity level. Yes sir, Loy, no, last night around 7:30 and to kaganina kadlawon ng mga 4:30. So naka-experience kita og paglubog sa source sa tubig, grabe ka kusugang ulan sa tuang watershed area. Mm. Well, so nagapasalamat lang po ta kay at least bisan tinuod nag shut off ta to kay aduna nakita yung mga facilities na mo-augment sa tong supply. Medyo dili kayo major ang epekto nini sa distribution system na to, no. In fact, pipila lang mulay tubig and naka-recover man po tayo as early as one hour after sa tuwang pagbalik ko gamit sa planta. So mo lang na Sir Loy, no, of course digit kalikayan kining mga elevated niya areas na to sa tuwang network mo ni mawala anong supply. So or naay paghinay but expected, gina-expect na mo for the next 3 to 4 hours ma-establish na po tayo ng Sir Loy. So katong duha ka tanke nga ginagurahan itong nilabay nga bulan diya sa may Perez na gamit to. Akatang yes, Sir Loy, no? Actually, sugdan na ito siya gamit. And mas nindot pa yun ang epekto na ini kung ma-activate na mo ang additional lines, no? Katumagod yun na ito ang tanke para natin i-distribute. So, karon ongoing karon ng ito ang linya nga gikan po dito. So, muna yung makatubag-tubag pag ito sa supply na ito sa urban area sa Kidapawan. Katong reservoir diya, unsa na siya kaning ang supply sa tubig nga gikan sa Saging River, padulong dito? O yes, lahi ang yung source? During ng peak hours, kaming atong dili na mahuman ang peak hour na ito, mga Sir Loy, is from 5 a.m. no, until 10 to 11 in the morning. Okay. So, beyond the period, na natin capacity to store, no, okay. Di na magkaikusok ang demand. So, part of the production na ito na ibutang sa reservoir para anytime, mukusog na po ang demand ng hapon, or pagkaugma, ato na pong gamiton. So,
ana nga tong system karon sir Loy, in fact sa makilala na kahumana po tag duha dito ka reservoir sa Talon-Talonan ug San Vicente. Oh. Which is part sa tuang Lua IDB project. So hopefully no, hinahinay na to ma-address ni tara na to ang problema sa supply sir Loy. May ang kanusang target ninyo nga mabalik sa dati no, siguro mga 5 years ago. Ngayong ana nga before sa linog nga ma-enjoy nimo ang tubig yun, bugnaw nya wa kay problema kusog ang pressure. Yes sir Loy no, sama sa inyo ha, kita kami sa MKWD nagapanganday nga mabalik ma-restore tanan no. At least man lang katong figures na to before sa linog nga manasa 4% no ang dili 24 oras. Mm. Hopefully with the completion of Lua ATB for the next few months na naman tatunga-tunga sa 2021. Mm. So hopefully by the next 18 months no sir Loy, punta hopefully maumantanan at least masulbat-sulbat na ang problema. Kung naman tayo problema mabilin sa supply, it will be an isolated ng case na sir Loy. Katong ginahimo na itong mga linya padulong diha sa may ato ang impounding system sa may Perez. Kumusta sir? Pila ka porsyento na o ang time frame ini kano sa ba? Ang target na mo gidani sir Loy based on kaning kung kanila nga project is hopefully before the end of the year, but okay, mahuman siguro na mo na earlier no. Mm. Kay medyo paspas nga to ang trabaho. So mahuman na mo na siya earlier siguro by October no. Uh-huh. Ang ato ang target din ha. And ang ato akong clarifier sir Loy, in fact, malaman to ato ang the structure itself. So ano na lang tayo mga several dry runs. So for the next 60 days, kung siguro ma-activate na to ang clarifier. So at least kaning mga inunani nga sitwasyon nga kusog ang ulan, medyo dili na kayo tama balaka kay nanatay initial ng mga treatment dito sa taas and magamit na itong planta most of the time. So gawa sa mga kanang mga nagka-problema sa linya sa supply sa tubig sa lain-laing mga lugar kining sa tawag nini sinati nato nga HTL diha sa may Saging Headwaters, morning kasamtangang problema nato sa atong supply. Oh yes sir Loy, ang Lua ADB na projects na to sir Loy naka-focus yun sa sources and facilities development. 70% niya na puro yun sa mga facilities no, yung katong additional sources. 30% lang ang linya. Kaya mo yun na ito ang ina-address karon nga. Madungagan sa atong supply. And in fact, ang expansion na is very minimal. Mm. I-address agad na ito ang current demand sa ito ang consumers. Okay. So, nagadawat na mo karon ng mga bagong aplikante para sa bagong linya sa supply sa tubig? Yes. May mga areas nga ginadawat na ito, sir Loy. Pero nag-adunagya po yung mga areas na which is to accept the installation. Kaya hindi siya magpataon niya ulit. Wala kay kata ka tubig. Opo. O gani, hindi siya kayo. Nagpataon gani, pero wala yapon. So, wala yapon. Problema lang na, mau pa na yung number one nga magreklamo sa sakit sa ulo lang. Mawagyan, no? Pero unsang sistema mao gyapon ang inyong ginahimo ang paghatag gyapon sa kining sa tawag nini pag-deliver gyapon og supply? Aduna ta dai mga areas nga padayon yun ta sir Loy no, o water tap services sa mga areas sa Matalam, napoy katong barangay Guangan and part sa Luna Norte. So padayon na siya kay mao gyud sila ang walay tubig sa karon. Mm-hmm. No, ang sa Matalam lang is natay ongoing production well. Hopefully, before the end of the year, put mo ang target ni Sir Loy para ma-address ang problema. The same with sa Makilala, nami natay ginahimo diha karon nga production well po sa may Bulacanon. So, the same, no? I-address po niya ang problema sa supply. Adunay pangunta din no sa tuang viewers sa itong Facebook. Paki-ask po, Sir Loy, nganong panagsara agas diri sa New Corillia Makilala? New Corillia Makilala is dependent na siya sa tuang supply nga ang New Corillia Sir Loy is actually may schedule of supply no. So ang problema na to diha is kulang ang supply, so naa na human naman ang ato ang duha ka reservoir.
So, upon installation sa booster pump within this year, mga 24 hours ko na ito nang area. Mm-hmm. So, ang ako lang hanyo, Sir Lee, basic lahi na yung sitwasyon, no? Kay kung nato interruption sa inyo ko rin sa karong gamay kayo ang oras. So, mas maayog makuha na mo yung pangalan. Okay. Sige. Atong ikuan. Oo. Atong ikuan sa iya, panangin sa iya, no? Ma-forward lang, ang registered account name na ko kayo nagtabang sa Sir Lee. Ah, okay, okay. Sige, sir. Para at least sa direct na mahatag, no? Ang sa tawag nini, ang dugang information sa inyo, ha? Okay, that's Jesus karong, Sir Lee. No? Abi nila, multi-situation for the entire appeal yung mga silingan. Pero siya lang di ay, no? Nag-problema yung linya. So, lisod man po, di takabalog asa. Correct. No? So, mas tindot yun kung mahatag ang specific account name. Mm-hmm. Sige, sir. So, salamat yung gayo. Unsay minsahin mo karon sa itong mga kaigsuunan? Oh, as usual, Sir Lloyd, no? Kita, kapanikamot kita, mahatag ang best to ang mga consumers. So, the same with the kaning sentiment sa last nag-text sa imo, mas nindot yun kung makahatag o detalye para kabalutag yun sa itong solvaro ng problema, Sir Loy, o gasa na bit. Opo. Sige, sir. Salamat yun kayo. Na-PM na nako. Okay. Thank you, Sir Loy. Salamat. Salamat kayo sa information o higayon yung gihatag na itong programa. Salamat. Bakit tinigin yung nabati si Metro Kinapawan Water District Assistant General Manager Sandy Alquesa, kalabot ni ining problema, no? So mo na siya katong nga sa to ang nagpangutana dere, paki-accommodate na lang sila, no, para mahatagang solusyon ang imuhang problema. Alas 6:39 na ang atong oras. Kinig ng bayan. Kinig ng bayan. Na po'y dugang impormasyon, mensahe gipadala dere sa to ang Facebook Live, no? Gikan kang Jeneline sumala niya. Good morning, Sir Loy. May concern lang po ako. Totoo bang may project po sa Capitol na mga livelihood? May pumunta kasi dito sa amin na nagsasabi na meron daw. Tapos pinabayad kami para sa processing. Yung in-applyan ko po doon, manok po, 50 pieces for 500 plus 300 na bayad ng deliver. Yung mga kasamahan ko dito, Kalabaw, ang in-applyan, 900 ang bayad. At yung baka, sana po mapansin nyo po ang concern ko. Naniwala po kami kasi po kinuha niya ang Xerox po ng mga ID namin, sir. Nako! Ayaw magtuo, ana. Na, kinsa ba na, kuhaanin yung pangalan. Kanang nagpangayo o kwarta dira, no? Sige, ipadala diri. Pwede ninyo i-PM sa kuwa. Ipadala ng pangalan. Kaya tuwa ng aksyonan. Kaya nga, no, ang programa sa gobyerno, wa na higinapangayo nga bayad. Maugani, ginatagaan mo hinabang, hatag na, kwarta na sa gobyerno. Karun, kung nagpangayo silang kwarta diya sa inyo, ha, ay, mga tunto ng mga tawhana. No? Ginatunto mo ana nila. Oo, mas maayo nga tuwa ka ng paimbestigahan sa tuwang mga opisina. Ang nagapanghatag og mga livelihood program kini sa ilawom kini sa OPAG, Office of the Provincial Agriculturist, no? Ato nang ipaabot kay Director Balanag. Wala sila nagapangayo og kwarta gani ang mga ginatagaan ang nag-identify ni ana ang inyong mga barangay official, no? Nga kamo pobre og recipient ni ini. Oo. Ayaw mong basta-basta tuo, ay dagang kayong maluloko karong panahuna, ayaw mong paluko. Sayang pa ng 300, 500 pesos o 900 ninyo nga gihatag mabiktima mo ni anang tawhana, no? Dali, lamira ba kayo na sila mo istorya? Tamis kayo na sila mga, mga promises. Ayaw mong tuo, kaya dili na tinuod. Walay dapat mo ginagawas ng kwarta, kundili ka mo dapat ang ginatagaan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sige, Ma'am Jeneline, no? Palihog ko kung nga pwede. I-PM sa kuwa, no, ang katungiyahang pangalan. Kaya ito na nga paimbestigahan, no? Kaya dili na maayo ng ginabuhat. Daganaganin nagkakalisod karong panahuna, dagang pong manunto, no? Ayaw magpatunto ni ana. Alas 6:42 ng atong oras. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
Si Kalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato. Ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamin. Niya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taon sa buspos na entaon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na, sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:46 ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Kadaliha atong hisgutan kining issue sa politika, mga katinig, kaya sa kasamtangan. Ay grabe na ang preparasyon no sa mga kandidato para sa national o local elections. Ang reforma o demokratikong reforma party gikatakda karong adlaw nga ilahang ibutang isip ilahang chairman o ilahang pambato no sa 2022 national elections si Senador Panpilo Lacson. kainumduman si ang iyahang magiging running mate no si Senate President Tito Soto mudagan pud isip pa Vice President. O gimenso no gipasalamatan kini ni Pangulong Rodrigo Duterte pero dili daw niya i-endorso isip Vice President candidate no. Si Kuan si Magdalo ha. Si Magdalo Trillanes mga katinig nagsulting dili nila suportahan no ang presidential bid ni Senator Panpilo Lacson no
Sumala pa ni Trillanes nga ihanang gisultian si Vice President Lenny Robredo og ang Liberal Party kalabot sa pakig-meeting ni President Senate President Vicente Soto III ngadto kang Robredo, no? Para sa pag-alyansa nila og suportahan na si Lacson. Sige, ato'y tanawon mga katinig kung sa mga paglantaw nini sa itong mga political analyst, no? Gato ang mga ekonomista sa Academ, si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Yes, hello maga, madamaga niya sa lahat naman nakikinig. Opo, ano yung nakikita nyo rito ngayon? Ano? Talagang nagpapalakas na rin sila ng kanilang puwersa at naghahanda para pambangga sa kandidato ng mga administrasyon, at meron pang lumalabas na pinagpipilian na rin ngayon na mga tatakbong magiging membro ng kanilang partido o ng kanilang lineup, no? May mga pinagpipilian at binabanggit ng mga pangalan na tatakbo sa pagkasenador. Yeah. So actually medyo sabi ko nga, no, ito yung period of alignment and realignment. Mm. So nakikita natin talaga, no, na it seems like yung opposition talaga ay walang panglaban, no, dito sa administration. Mm. Kasi hindi ko naman kinoconsider na opposition, no, itong ano, no, itong kina Senator Ping Lacson tsaka si Senator Soto. Mm. Ang sabi ko nga, no, parang sila yung tinatawag na third force, no, or independent candidate. Aha. Although yun na nga, nakikita talaga natin, no, na it seems like itong opposition ay magkasanib pwersa na, no, dito sa tinatawag natin na third force. No, mm. Kasi parang lumalabas talaga na nawala talaga ang kandidato, no? Although, kung titingnan din natin, Senator Ping Lacson is not performing well din sa survey, no? Uh-oh. In fact, halos statistically tied sila ni VP Lenny. I think sa fifth and sixth position. Pero yun na nga, no? Since nagkakaroon nga ng momentum, kasi si Senator Soto naman, number three naman siya sa ano, sa vice presidential, so pwedeng ano, no, magkakaroon ng chance. So it seems like na kumukuha ng ano, na pumukuha ng momentum na itong grupo nila Senator Ping Lacson. Mm. And I also heard yesterday, 2 days ago, na plano din nilang kunin Senator Manny Pacquiao as part ng kanilang senatorial lineup. So ito, no, kung ito mabubuo, makakita tayo na may medyo maganda-gandang laban sa 2022. Kasi ito talaga yung tinatawag natin na, ano, no, unite. Although, sabi ko, ano, ang hirap sabihin kung united opposition, kasi ay hindi naman sila talaga tunay na opposition. Si Senator Ping at si Senator Soto. Pero sabihin na natin, no, na baka ano, out of desperation, doon na sa sanib itong opposition. So medyo maganda-gandang laban ito. Now, with regard naman doon sa senatorial lineup, kung titingin mo rin, no, kasi nagpalabas din ng parang partial list ang ano, no, ang admin, and it seems like many of those doon sa listahan nila sa Senator Ping doon sa listahan din ng administration. So kaya nasabi nga natin, no, hindi ko makukonsider na ano ito, eh, no, opposition to, eh. No? Kasi nga, halos shared candidate sila. So titingnan natin, no, kasi medyo masama na ang loob ni Senator Trillanes, kasi nga they are hoping na ano, eh, the genuine opposition yung yung medyo magdo-dominate ng ano, no, ng pag labas ng lineup, no, especially kung kakalabanin yung administration. Pero parang talagang lumalambot na si Vice President Lenny, no, at I think yung pakikipag-meeting niya with Senator Soto are considered as desperate moves. Ngayon ay nakikita na natin yung ating inaabangan, ano? Baka talagang mawawala itong opposition na party sa linya, sa larangan ng politika, kasi konti na lang sila, hindi na malakas yung kanilang puwersa. Yeah. Actually, yun din yung problema natin. Kasi despite itong mga criticisms, no, with the administration, eh, dapat nakakakukuha na sila ng momentum. Wala, pero wala silang nakukuha ng momentum, eh. Uh-huh. Ang isa sa mga ano dyan, isa sa mga nakikita natin is because they kept on criticizing without offering any alternatives. Correct. Wala naman silang binibigay ng alternative, eh. Mm. So if you just keep on criticizing,
eh, sasabihin ng mga tao, sige, na-criticize kayo, pero ano naman yung gagawin nyo? Oh. Eh, wala namang ganung alternatives. Oh, unlike, so, yun. Unlike yung nakikita nila ngayon, tahimik ang ating pamahalaan, especially doon sa programa ng Build, 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 at nagugulat na lamang, ay, tapos na ito. No, di ba? Exactly. Kaya nga ito si ano, itong grupo kasi niya, ni Senator Ping, tsaka ni Senator Soto, no? they are actually playing doon sa mga ano eh, sa mga undecided, mm-hmm. So, hindi naman extreme na opposition, hindi naman extreme din na administration. Yeah. So sabi ko ano, na medyo for all we know, sabi ko na baka ito itong third force pa yung medyo makakuha ng momentum at the end nitong lahat ng mga campaign nito. Mm-hmm. So pwedeng baka manalo pa, no? So pero, anyway, oh, pero hindi si ano pa? si Manny Pacquiao, matapos na ito ay bumangga sa pader ni Pangulong Duterte. Wala, parang nabasag din ng kanyang pader. Siya rin ang nagbasag ng kanyang pader eh. Yeah. Diba? Exactly. Oh, pero sabi ko medyo ano eh, medyo interesting na kasi nga nag-usap daw sila, no? I think kahapon lumabas ng malita, nag-usap na daw si Senator Ping at si Senator Soto, si Senator Manny Pacquiao, no? And it seems like parang nire-recruit na nila, no, for senatorial lineup. Ibig sabihin, bababa na lang siya, no, hindi siya tatakbo sa president or vice president. Mm-hmm. Sabi ko nga, no, very interesting kasi alam natin, no, nagpalabas ng ebidensya, no, supposedly ebidensya itong si Senator Pacquiao, si Senator Ping at si Senator Soto yung unang kumontra. Kaya sabi ko, very interesting itong mga, ano, no, itong mga development. And that only proves, no, sa Philippine politics, no, there are no permanent friends and permanent enemies. No? It all really depends on the situation at kung ano yung magiging advantageous para sa iyong political ambition. Correct. Pero malamang ako sa nakikita ko, Prof, no, yung mga tatakbo at lilipat dito sa kampo ni Ping, yun na yung hindi ma-accommodate sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero magdadalawang isa exactly, pa rin yan. Yeah, exactly. No? In fact, ito sila rin, ano, part sila ng, kaya sabi ko nga, no, I cannot consider this, no, as part of the opposition. Kasi nga, many of the people around Senator Ping at Senator Soto are actually affiliated with the administration. So, all for all we know, no, parang alternative na lang ito ng ano, alternative na lang to ng administration, no, para may makalaban na lang sa election. And at the end of the day, pareho pa rin yung kinalabasan, no. So, sabi ko nga, no, these are exciting times, no. I will wait for further development. Titingnan natin ano magiging reaction ni Senator Manny. Anyway, palapit na yung kanyang laban. Uh-huh. Siguro after ng laban niya, baka makakarinig tayo ng mga bagong announcement. Eh, pag nanalo siya, pag natalo, talo na rin. Double black eye na yun. Double black eye yung mangyari sa kanya. Kasi, ang sa mga nakikita ko rin kay Senator Manny Pacquiao, pagka natalo yan, baka babalik yan sa Congress. Yeah, in fact, yun na nga yung parang magiging safety net niya, no? Mm-hmm. Kaya maganda rin na nag-usap sila, no, with Senator Ping and Senator Soto. Mm-hmm. Sabi nga, sabi ko, para masiguro lang niya talaga, no, na at least nasa position pa rin siya. Para kung may plano pa rin talaga siya maging presidente, siguro, no, de-delay niya muna ng 6 years, no, habang pinapaganda niya yung kanyang papel, okay? Mag-retire na siya sa boxing, mag-focus sa kanyang trabaho, no, pag siguro baka naka-focus siya bilang senador, makikitaan ng tao yung kanyang capabilities as a politician rather than as a boxer. Correct. So yun na lang dapat, no. So ito, sure win naman siya sa Senado, kasi number one siya ngayon sa survey sa Senado. Mm-hmm. So para sa akin, no, kung talagang gusto niya lang makasiguro na hindi siya mababakat, kasi once na matalo siya dito sa 2022, wala, imagine na mo 3 years siyang mababakante. 3 years siyang hindi makikita ng mga tao. At malamang no, sa 3 years na yan, ilang laban lang ang kakayanin niya, o baka magre-retire na siya. So medyo hindi na siya makikita ng tao, mahirapan siya makabalik sa limelight. Masabi natin tapos na ang kanyang karira, no? Kasi ganoon naman sa nakaugawi ang katawan ng Pinoy eh. Pagka hindi ka nakikita, tuluyan kang mawawala. Yeah, exactly, no. So yan the likes of ano, na nakita natin kung anong nangyari kay Senator Indrile, di ba? Na napakalakas na, dati pang Senate President pero nagpahinga, ngayon tumakbulot, wala na, no? Na. And si ano din, si Gibo Chodoro. So actually maraming tayong mga examples, no, mga ganun na medyo hindi natin nakikita, biglang nawawala na lang, no, sa limelight. So problema talaga. So for me, kung ako advisor ni
Senator Pacquiao, I would rather no na tatakbo na muna siyang Senate. Anyway, 6 years naman niya, no, matatapos siya sa 2028 by that time, no. Kung maganda yung kanyang trabaho, maganda yung kanyang track record, baka maganda rin, no, ang kanyang chances sa 2028. Prof, ihahabol ko lang, ano, ito'y labas naman doon sa pinag-usapan natin politika, ito yung realidad na kasalukuyang sitwasyon dahil effective sa one eh mula sa enhanced community quarantine ang Davao, ibinaba na, no, ibinalik sa general community quarantine, samantalang kami naman sa Soccsaryen region extended kami hanggang 15. May banta pa ng Delta at nakapasok na sa Davao at sa Tagum yung Delta variant ng COVID-19. Ano ho yung nakikita nyo dito? Bakit ibinaba yung quarantine restriction dyan sa Davao region? Samantalang yung ayon sa Okta Research, mas mataas ang kaso ng Davao kumpara sa Manila sa daily record na kanila na itatala. Yeah, actually ang tinitingnan kasi nila is yung ano yung uptick na tinatawag, no? Yung biglang surge. Sa Davao kasi, no, medyo ano medyo consistent na pababa ng pababa, no. Hindi lang yung number of cases but also yung percentage ng kaso, no, in relation doon sa number na nagpaano. So although nagkaroon ng isang ano, no, isang case ng Delta variant dito sa Davao, hindi nila nakikita yung tinatawag na uptick, no, yung upsurge sa ano, no, sa datos. So parang sinasabi nila na hindi naman ganoon ka ano, no, ganoon ta siguro kalala itong Delta variant dito sa Davao. In relation sa Manila kasi nakita natin ngayon medyo ano, mabilis yung ano, yung pag-akyat. Kasi yung Delta variant naman although nandito sa atin, yung kung meron tayong ano, meron tayong implementation of protocols na nalilimit natin yung kanyang pagkahawa. Makikita yun sa datos, no, na kung ito ba'y bumababa. Now kung medyo unusual yung pag-akyat o yung pag-surge ng data, ibig sabihin possibly, no, merong ano, merong Delta variant. So ito yung nakita, no, I think sa Iloilo, sa Cagayan de Oro and sa Metro Manila, kaya ano, no, medyo nakataas pa rin yung ano, yung tas tinitingnan na rin yung ano din yung utilization ng ano, no, ng hospital facilities. Kasi yun yung medyo delikado, especially with the Delta variant na deadlier daw as compared sa mga other variants. So I think yan yung kinonsider nila. Anyway, 15 days lang naman itong ano, no, itong duration nito. Anytime naman pwedeng iangat ng IATF itong ang classification ng Davao. Nakitaan talaga na may unusual na pagtaas ng cases, especially with the Delta variant. Oh. Prof, maraming salamat, ano, sa ibinigay ho ninyong parte ng inyong oras dito sa ating programa. Maraming salamat po at sa muli, magandang umaga po. Okay, maraming salamat po, Fargas. Just stay safe po tayo lang. Thank you so much po. Si Professor Ramon Labilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Hoy, alas 7 na. Paspasa sa oras. Hoy, dagang salamat mga katinig sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Musulod na atong alas 7 balita ban si Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Ako si Tinig 4 Loy Rosario may buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Samal. For bookings and reservations, call or